ye are my friends, if ye do whatsoever I command you. Sabay-sabay. Henceforth I call you not servants, for the servant knoweth not what his Lord doeth. But I have called you friends, for all things that I have heard of my Father, I have made known unto you. Let's pray. Lord, maraming salamat sa inyong mga salita. Again, I pray na kayo pong mamuna sa amin. Maraming salamat po na sabi dito, kami po ay tinawag yung kaibigan. Kami po ay comfort sa bagay nito, Lord. Especially, maintindihan po namin, lalo sa panahon namin, ang mga kaibigan, ginagamit din ang kalaban. I pray, Panginoon, kami maging kaibigan nyo, maging kaibigan ng bawat isa, mga kapatid namin dito, Lord. At sama-sama maglingkod, Panginoon. So, ilang po, Lord. Maraming salamat sa aming bilang. Nawa, ay putuloy kami ng ganito, Lord. Especially, magtapat, Panginoon, bawat isa. Hindi lang dahil kami ba parang servant nyo lang. Kami kaibigan nyo, Panginoon. Alam namin na dapat namin gawin. At masaya namin ginagawa ito, Lord. So, ilang kayo malulati. In Jesus' name, we pray. Amen. Amen. Mga po na po. Good morning sa lahat. Good morning pa rin, ha? So, again, second service natin ngayon. Salamat. Ano gusto sabihin? Okay na, yung pagkain natin dyan na okay yung masyadong ano ha, busog-busog kayo mamaya. Kaya dalawang oras ako mag-preach, amen? Okay, isa lang. So, title po nito is, But I Have Called You Friends. Sino mga friends dito? Ask ka ma, yan. Kayo, naku, makulit to ha. Makulit pa rin ba to? Madeng? Di na, ha? Tama na ni Madeng. Nung maliit yan, ang kulit niyan. Iyaya ka pa akong ganyan. Isang kulit dati sa service. Ngayon, mabait na. Amen? Amen. O yan, nagpatahimik ba sa'yo yan, Mas? Hindi. Ayan. Si Bembem din dati. Makulit ngayon. Hindi na. Kasi wala si Maddy. Hindi ko alam. Pahabahin mo na yung buhok mo, ha? Maganda sa babae, mahaba buhok. Ha? Tingnan mo si Jacin tuloy. Si Jackie. Ayan. Ayan, nasa na ba ako? Ayan, so sino may kaibigan dito? Sino walang kaibigan? Aminin nyo, taas kamay. Yung wala kayong best friend. Taas kamay. Sige. Ikaw, sino yung best friend mo? Ha? Ikaw, sino yung best friend mo? Doon. Alam nyo pa ba yung commercial? Commercial, di pala commercial yan. Sino yung best friend mo? Stephen, sino yung best friend mo? Paano man tayo dito? Ha? Si? Ha? Si? Eh, best friend mo ba siya? Christian, sino yung best friend mo doon? KDM, sino yung best friend mo doon? Ha? Ikaw, Jamie. Jana, ikaw, Juliana, ikaw yan siya. Totoo yan, ha? Ikaw, Nigel. Louis, sinong best friend mo? Ikaw, Fatima. Totoo ba yan? Nasaan si Girlie? Ikaw, kayo mag-best friend. Saka si... Naalala ko yung Barbie. No, Barbie. And then si Bea. Mag-best friend nandito, no? Sino rin pala tanong? Si Bembe, sino best friend mo doon? Sino best friend mo? Si Madeng. Si... Si Hyacin, sino birthday? Birthday? Best friend mo? Si Sarah. Eh, ikaw, Samantha. Sino best friend mo? Yan! Si Sarah, sino best friend mo? Si Pame, sino best friend mo? Wala po, best friend friends. Wala, friends lang. Jackie, sino best friend mo doon? Si? Kayo na? Best friend na kayo? Yan ang magandang best friend. Mabahit siya si Julia. Matalino pa, di ba? Nasa tono pa. Hindi katulad ng iba. Ah, Julia, sinong best friend mo? Si? Si?
Ate Pame, ayan o, investment ka na. Si... Ako lang makabisado yung pangalan nyo rin. Si Paula, sino investment mo? Si Jared, saka si... Si Juliet. Okay. Huwag itatanggi ah. Ikaw Jared, sino best friend mo? Si? Ethan, sinong best friend mo Ethan? Juliet, sinong best friend mo? Yan, yeah. Best friend pa, ganda dito ba? Ikaw Justin, sinong best friend mo? Si Pines lang, sino? Ikaw Jana? Ikaw ate Joanne, ang Joanne? Tatay Jay, sige ba? Yun. Ikaw. Destiny, sino ang best friend mo doon? Si? Sino nga best friend? Ano pangalan? Ano record nyo ha? Si? Ah, friends lang. Okay. Ikaw. Laprap. Sabihin mo. Nag-aakala naman natin eh, ha? Si Peter. Ikaw, Heather. Sino yung best friend mo? Iniwanan ka na. Umalis. Si Carl. Hindi best friend yun. Iniwanan ka. Joshua. Sino yung best friend mo doon? Wala pa. Okay. Ikaw, Edgy. Len. Uy. Len, Len. Sino best friend mo? Ayun. Sino ba dyan? Lysen. Wala. Ate Marge, sino best friend mo? Wala. Bamean, sino best friend mo? Best friend nga eh. Ano ba best friend? Best friend. Best. Best. Ah, ayaw mo eh. Ah, sino hindi ko natanong? So, okay, okay. Makinig nga, Fatima. So, bakit kita nanong yan? Kasi magandang tanong yan. Ah, sa panahon natin, basahin muna natin ah. Ha? Ano? Ako nga, no? Galing nyo, ha? Ah. Siyempre, si Mama yan. Saka si Brother James din. Yeah. Abis naman. Actually, sabi nga sa'yo, ano yung kilig ba yan? Okay na. So, kaya sabi nga sa inyo, si Brother James nasa utak ko eh. Kaya, kasi naisip ko, dami natin nagawa sa church. Hindi kay Brad. Iyak ako siguro. Kasi naisip ko na yung ibang mga kapastoran. So, yung iba, panay yung post sa Facebook na kung ano-ano, nakakaawa lang. Iba naman, meron talaga, ano. Pero actually, may nag-message pala sa akin, Aprikano. Ang dami, mga Aprikano, bad. Sabi ni Pastor dito, kaya nakutuwa kami yung Pastor dito. Si Pastor dito kasi, ano yan, hindi na mamalimus yan. Talagang lingkod sa Diyos, pray, and then, gano'n. Ito mga Aprikano, totoo nga yung sabi ni Pastor. Biruin mo, may message kayo, pe-friend ka lang, tapos, please pray for, ano, kasi ito yung kailangan namin. Imagine nyo yun. Yeah. So, kaibigan ko rin siya sa Facebook lang, pero, sabi ko na lang, bud, may pabaho ka ba? Naku, wala po, wala akong, ano yun, wala akong time sa pabaho, ministry lang. Oh, galing. Spiritual. So, nakakaawa din, amen? Kasi, ganun na nagiging pattern sa napakaraming churches. It's a pattern of course yung mga kulto. May usapan rin mga Baptists. So I believe medyo mahirap yung kalagayan nila dahil mali rin yung naging pattern ng kanilang ministry. No? So nag-shift din kasi. I believe kaya sila nahihirapan din. Okay? Kaya naalala ko si Bud. Kaya marami tayo nagagawa rin bukod sa ano yan. Plus,
Sabi nga kanina, kaya si segundo yung sabi ni Bad, anong pe-preach ka, Pastor? Anong gusto mo? Sabi ko, bahala ka na. Kasi kahit si Pastor, nung ganun kami. Kung ano yung palagay mong ano, kung kaya mo din i-deliver, siyempre, yun ang maganda. Oops! Stolen ka na lang. Agaw eksena eh. Nasaan ako? Nakita mo na, nakalimutan mo na. Nasaan ako? Sa? Hey, Pastor, hindi na, tapos na ako. Sa? Ha? Pagpili ng preacher. So, ganun dapat. Ano, tama ko, ano yung gusto niya. So, kaya nagtagpo kami sa John 15, Ibad, na? So, ano yung topic kanina? Perseverance, tama yun. Kailangan, may mga bagay na mahirap gawin. Amen? Yeah, magtrabaho. Kaya sa trabaho, marami rin friendship na na-develop dyan. Diba? Kahit sa school, di ba? Pero kaya huwag kayo mahihiya, kasi mamayan dati, wala rin best friend niya. Yan sabi niya sa akin eh. Kaya sabi niya, pwede ba ikaw na lang? Hindi, pag may asawa ka, dapat yun ang best friend mo, dapat. Ngayon, kung hindi, ang pagkakaibigan kasi na-develop naman yan. Amen? So, huwag na mahihiya yung iba kasi katulad din pa may, tsaka si mamaya, hindi masyadong palalabas eh, di ba? So ako, nagkaroon akong best friend dati. Dito muna umupisa yung ating introduction, ha. Kasi mapasok din si DM dyan, ha. May sakwento ko. Pero maganda yung may friends, pero ano. Ano yung quality, di ba? Yan, natuwa rin ako kay Jamie, kay Jana. Magkapatid sila, parang kambal na nga, eh. So maganda yung kayo magkaibigan, di yung kapatid kayo, hindi kayo magkasundo, di ba? Dapat, ano kayo team? Amen? Kung hindi kayo magkasundo, actually, problema yan. So, yung mga magulang, tulungan nyo, yung mga magkakapatid. Kaya nga hirap mag-isa lang ng anak, eh. Amen? Dapat at least dalawa, tatlo. Pag nag-away yung isa, doon muna sila, bati. At least, mayroon lilipatan. So, ano may gusto ko sabihin? As a friends, importante yan, pero again, bakit importante may friends? Balik tayo kay Brad kanina, persevere. Ang dami mga mahirap gawin, pero dumadali pag may kasama ka, may katuwang ka, katulad no sa ministry, di ba? Ang hirap soluin eh, mag-isa ka lang, kaya naman yun. Kaso naranasan ko yun, pero hindi ganun kasaya. Tulad dito, friends ba kayo? Ba't kayo magkatabi? Oh, gusto niyo akong friend o kalaban? So ako, kaibigan niyo ako, pero kami atay po ito doon. Isa na ako, yan ha, wala tuloy na Nigel eh. Saan ako? Mas maganda, sa perseverance, bakit ka nag-persevere? Ang ganda ng introduction ni Brad. Pirat ka talaga doon. Kasi kailangan mo, pero nabanggit mo dapat ba doon? Bakit ka nag-persevere? Kasi importante yung dapat mong gawin. Kahit parang maiipit ka, amen? Yung magpapastor mo, parang ganun yan eh. Lalo tayong mga Baptist po, independent tayo dyan eh. Kaya walang sa amin, walang formal type. May formal type pero hindi pa rin eh. Kaya sabi siya, doon iniwala sa Bible school. No? So nakakatulong din yan. Pero yung Bible, pag Bible school na nag-send sa'yo, iba na yun. Dapat local church. Eh kailan lang, naalala ko kasi nag-iisipan ko ito eh. Meron to yung kahit yung mga BMP, maganda naman yan. Kaya parang nawala yung support ko sa BMP, but anyway. So, hindi ko naramdaman. Anyway, parang ganun pinupush nila eh. Tapos may nagbida pa doon. Kaya nakakatuwa, tumutulong sila. Kaso ganun talaga style nila, sabi nila. Eh paano yan? Sino magsisend sa akin? Yung mother choice ko, walang pera. Isip-isip ko lang, ba't kailangan mo ng pera? Ilang pera ba kailangan mo? Now, totoo naman na hindi rin mayadali, di ba? Ito, blessing lang to. Pero, na-realize ko, hindi yun ang kailangan mo eh. Tsaka ang biblical talaga ang magsesend sa'yo, Mother Church. Kaya magkano ba kailangan mo yung tanong? Eh kung may asawa at anak, may trabaho ka, magkano pa kailangan mo? So yun yung sabi ko na, kaya salamat nga dito si Bad, mayroon akong katuwang din. Kaya nung una, akala ko nga, hindi ko mga kasama eh. Sabi ko, kapaalam muna ako doon. Sabi ko, patayin mo, bahala. Sabi ko, kasi pag may attachment ka na kung saan, ang hirap, di ba? Kaya pinag-try ko lang siya nung, Bad, mamili ka na ngayon. Medyo naasaw pa ako nung kasi, ang bira. Ano ba talaga? Nag-decide naman siya, amen?
Kaya, yun ang gusto kong sabihin, maganda yung mag-persevere. Pero ngayong umaga pa rin, pag-uusapan natin gano'ng kasarap maglingkod pag ikaw ay may kaibigan na tunay, ha? Obviously, papasok tayo mamaya kay Jesus, of course. Yun yun, kaya what a friend. Amen? By the way, yung kwento pala ng kantang yun, napakalungkot daw. Siya may, ganun di baptist yun, eh, parang brethren. But anyway, maganda yung awit, amen? Kasi yung namatay yung girlfriend niya. Tapos yung nanay niya, namatay din. Tapos may panibago siyang girlfriend, namatay rin. Bandang huli siya, namatay din. Hindi siya ganun kasikat, pero sinulat niya yun. Despite nung kanyang mga problema. Kaya sabi niya, what a friend we have in Jesus. Eh mamaya tayo punta doon. So ngayon, mag-focus lang tayo sa mga verses. By the way, sino yung tinatawag na friend of God? Alala nyo? Sina ka lang. Title na yun, friend of God. Very good, no? Si Abraham. Kasi may close na close sila. Binuhin nyo, si Abraham, nag-umpisa ang Diyos kay Noah, di ba? Tapos bandang uli, bakit na naman yung mga anon? Hindi nagawa, hindi napasa yung pananampalataya na maayos. So nag-umpisa siya kay Abraham. So obviously, napaka-importanting figure ni Abraham. Amen? And title niya po, the friend of God. Moses is the servant of God. And then, sino pa yung mga prophet na sikat? David. And sino na siya? A man after God's own heart. So, pinang matindi si Jesus. Ano si Jesus? Son of God, the breath of God. So, pwede rin. So, anyway, punta tayo sa friends. So, sino may friends? Kaya tinanong kayo kanina, importante may friends. Pero gusto ko lang sabihin, hindi naman yan absolutely necessary. Amen? So, pwede rin yung friends-friends lang. Hindi naman gamitan, pero kasi maganda rin may friends. Pero pag best friend talaga, delikado rin. Pag hindi mabuting kaibigan. Amen? Kaya isa yan sa mga bata, may friends na kayo, di ba? Salamat, nasa church kayo. Amen? Kasi dito, ginagawa natin, minsan, pag may loko-loko talaga, kung napansin nyo, hindi naman si tinataboy, pero parang ganun. Kaya iba dito, bumabait naman, di ba? Yung iba, talaga nawawala pag hindi kayang tumagal sa church. Ganun talaga yun. Kaya kanina, bumabanat si Brad. Di pa nga, kulang pa nga yun. Nakangiti pa nga eh. Alam nyo, preacher, talagang matindi yan. At maganda naman dyan, alam ko, yung mga bata, hindi naman sensitive, di ba? Yung maganda sa mga bata eh. Ang mga sensitive, yung mga tanda eh. Nasabihin, basta, ba't kaya mag-preach? Sabihin ka. Eh si Michael Laban doon, no? Lagi nakangiti doon, kaya ang gusto nila dito eh. Si Michael Laban, purong patawa yun eh. Kasama namin dati, purong patawa. Kahit seryoso na, eh, sana na yan. Kaya, hindi pwedeng gano'n sa church, okay yun sa iba, di ba? Company, mga small talk lang dyan eh. Pero sa church, di pwede yun. So, kaya kaibigan nyo sana ako, amen? Pag meron ako medyo, alam mo na, na-offend dito, ginagawa ko lang yung trabaho ko. Kaya importante na may friends kayo sa church. Kasi si Pastor, hindi nyo pwede maging, tawag dito, gawin yung exclusive friend. No? Hindi ganun, okay? May trabaho akong ginagawa pa na. Pwede tayo maging friends. Kaya maganda ako yung tawa namin ni Edgy. Gusto ko rin siyang, sabi nga, pogi-pogi ito, sabi, pag natuto mag-preach ito, ako. Amen? Amen. Hindi ganun nga, basta-basta yun. Mag-anak ka muna ba ng tatlo? At least. Anyway, ano yung gusto kong sabihin? So, yes, friend. So, friend of God. So, may mga verses lang ako dito kanina. Dami ng verse ni Brad, kaya hindi ko na kayo dadagdagan. More on, ano na lang ako. Focus tayo sa pagiging friend. So, sabi rin sa Proverbs, ang sabi doon, there is a friend that stick closer than a brother. Okay? A man that had friends must show himself friendly. Okay, tip. Kung gusto niya ng friends, so baka natataka yun, ba't kaya wala kang kaibigan? Eh baka hindi ka friendly. So dapat friendly ka. Sabihin natin, hindi ka nang aaway, no? So ako wala nang masyadong kaibigan masyado, pero meron naman. Kasi medyo ako, napansin ko, alam niyo naman, nakita niyo. Introvert ako, pero meron din. Nagkaroon ng mga friends dati, pero bandang huli, dahil siguro talaga naghiwalay kami ng landas, parang sa DM. May pinili ako eh. So ano kami? Anong tawag doon? Disband. Okay.
So, pero yan. So, sabi ng basic muna tayo. Kung gusto yung friends, dapat friendly ka. Hindi kayo nang-aaway. Pangit yung laging galit na tao. Okay, minsan okay yung galit. Kailangan magalit sa mali. Diba? Girlie? Nakalimutan pa nga. Sino si Barbie? Ayun, si Bea. Friends ba tayo? Makinig ka, ha? Okay. So, pero sabi dito, there is a friend that's sticketh closer than a brother. So, obviously, ang sinasabi dito, dapat ang mga magkakapatid, dapat close. Pero minsan daw, katulad ni David, and ito pala yung unang preaching ko about friendship, eh. Mayroon akong preaching dito, dinabutan yung iba. Ang title nun is, nakakalala, the godliness of being a friend, parang ganun, eh. Ang bida to si David, si Jonathan, especially. So, napaganda ng friendship nila. Si Jonathan, hindi nainggit kay David, pero kasi alam niya, maka-Diyos din siya, matapang pa. Alam niya si David na yung usod na hari according sa Diyos. According sa tao, dapat sumunod si Jonathan. So kaya magandang friend siya, hindi siya inggitero. Sinunod niya yung kalooban ng Diyos. So sana ganun tayo. Kung may friend kayo sa labas, tanong-tanong kayo bakit yung mga friend to. Dito kayo mamili sana. Ngayon, friend nyo talaga, dalhin nyo dito. Again, hindi kayo istriktuhan. Sinasabi ko na sa inyo yung the best sa inyo. Amen? Kayo magde-decide. At yung mga tao dito, maayos yan. Kaya doon sa alala, nakutuwa din ako. Dami namin kahapon, bad. Hindi kayo magkasya. Problema namin. Cheers. So, madaling mag-invite kasi. Pero ang hirap, mag-stay, mamili. Sino ba yung mag-stay dyan? Sino yung iblismo? Sino yung... lahat naman yan, tinuturoan natin. Katulad dito. Amen? So, sana, nananatili doon yung matitino. Kasi hindi uubra dito yung loko-loko. Yung loko-loko, either mawala yan o tumino. Ganun yan. Amen? Sino, ano pipiliin nyo? Mawala sa church o tumino? Nasa sa inyo. Tumino sana. As ito makikita nyo. Pag nanatili kayo sa church, yung mga kasama nyo dito, yan yung the best. Hinanda sa inyo ng Panginoon yan. Amen? Medyo naiyak-yak pa ako nung inaano ko to, eh. Naalala ko kayo. Minsan ang hirap, 5 years na tayo. Sabi ko, dito pa rin tayo, pero still, kaya na banggit ulit yung mga pastor kanina, di ba? Ibang pastor, maniwala kayo. Parang yung mga member nila, hindi nila kaibigan. Yun ang nangyayari. Kaya ang hirap din, nakaka-stress talaga. Yun ang hindi ko gusto mangyari dito, amen? Sana magkakaibigan tayo. At kayo, hindi kayo gagawa pag nagsalita akong masakit, para sa inyo yun. Eh si Bad, di pa nga masyado ano, kasi talagang ganyan kami, friendly. Galit na, nakangiti. Pero preacher, hindi ganun. Okay, so anyway. So gusto ko na sabihin dito, yes, maganda yung dapat yung mga magkakapatid sa laman, dapat. Pero hindi nangyayari madalas yun, eh. Kaya yung sinabi dito, eh. Lalo pag hindi ligtas kapatid mo, alam nga naman, diba? So pero, masaganda dito, ang Panginoon pala, sa New Testament, malinaw doon, magkakapatid pala, mga pare-pareho mananampalataya kasi anak ng Diyos, hindi magkakapatid. So sana yun, ganun tayo sa church. Amen? Hindi nakaka-stress. Yung persevere, gusto mo dagdagan mo pa yung bato, eh. Eh kasi may kaibigan pa ako. Eh kung malakas kami lahat, ala kami mga superhero kunwari. Baliwala yun. Amen? That's all winning. Ang hirap. Kaya yan. Amen? Natuloy tayo pero hindi na patagalin. Meron lang isang verse bago tayo sa John 15, ha? Kasi highlight tayo sa John 15. Ang maganda kay Jesus, so maraming magkakaibigan dito, na bagay sa David and Jonathan kanina. Sino pa yung mga friends sa Bible? May binagin ka rin ni Bud. Si Azariah, tayo nakalimutan ba, no? Si Ananiah, tsaka si Michelle. Ang kakaibigan niya, pati si Daniel. Nung napahamak sila, si Daniel yun talaga. Nag-pray sila pare-pareho. Doon kay Daniel ni Reveal, no? So, ganun po yun. Walang iwanan. Amen? Doon si Edo, iniwanan ni Carl. Tanong mamaya, bakit, ha? Okay. So, walang iwanan. Ngayon, needless to say, sino yung pinakamagandang kaibigan ngayon? Ano ba yung gusto natin kaibigan? Matapat. Hindi ka sasaksakin sa likod. Yung mga post ng iba, ganyan. Eh, kung alam nyo ng huwag yun, post. Oh, pansinin niyo ako, hindi ako masyado nagpo-post na madalas post ko mga warning. Kasi hindi ako natutuwa. So, nung unang panahon, natutuwa ako dyan sa Facebook kasi parang ultimo ulam mo, mapagyabang mo pa. Ano yun? Eh iba, walang mapagyabang. Ano na lang, puno.
Isa halala, daming magandang ano doon, di ba? So anyway, hindi ko gusto. Pero, kung kaibigan kayo, totoong kaibigan, paano kayo magiging mabuting kaibigan niya? Nung high school kami, mga friends namin, syempre, paanuhan niya, payabangan din. Mayroon isang grupo ng mga galing sa academics, yung mga hindi magaling sa academics, ano, yun, mga lasinggero, nagkasama-sama yan eh. So, pumili ka ng maayos na kaibigan. So, paano nga magiging maayos na kaibigan? Dapat? Matapat, hindi ka sinungaling, hindi mo, kanina friends tayo, mamaya, hindi ko na friends yun eh. May mga ganun, maniwala kasi hindi. Ano ba, plastic, huwag kayong plastic, dapat totoo. Ano ba? Matapat, matapat. Totoo. Ang dami naman. Hindi niya ata alam eh. Para maging maayos na kaibigan. Kapagkakatiwalaan. Ano ba? Yung nabanggit ko kanina, walang iwanan, nagtutulungan. Eh, ang hirap nun eh, may kaibigan ka naman, tutulungan ka rin later. Amen? Ano pa? Ha? May takot sa Diyos. Lalim mo na agad. Eh, tama yun, tama yun, doon tayo pupunta eh. Tama yun, kasi doon nga tayo. Kasi kung hindi walang takot sa Diyos yan, kakaibiganin mo. So, mali. Ano pa, yung mga basic lang muna, syempre, tutulungan, regaluhan, kung kailangan, amen? Sobra ka naman dyan. Maalala mo siya, maalalahanin. Bira ka, hindi nyo alam. Ano pa? Eh, syempre, kasundo mo, yan, kalaro. Yung matanda na, tulungan. So, yun lang yun. So, pero pansin niyo doon, may tao bang ganun, yung perfect? Minsan kahit, eh, si Bad, sabihin ka na Bad, ha? Eh, kasi sa trabaho, minsan may mga bawal eh. Pero minsan kasi kaibigan ko eh. Kaya pagbibigyan ko, pero minsan bawal. Pero, anyway, may mga bagay na hindi kaya ibigay ng kaibigan mo. Na tao. Ito, may disappoint ka kasi either hindi na-expect mo sa kanya, di ba? O yung expectation mo, hindi nyo nakabot. So, kaya pupunta tayo ngayon, sino ba yung the best nating friend? So, kaya huwag kayong yung mga walang friend, huwag kayong malungkot masyado. Pero maganda na may friend kayo. Hanap kayo pag-pray nyo. Hanapin nyo sa church. Huwag kasi yung iba kasing walang friend minsan, masyadong mataas tingin nyo siguro sa sarili nyo eh. Amen? Or talagang yung iba naman, hindi naman lahat ganun, pero yung iba naman ay wala talaga pang makasundo. So ganun kasi pag-friend. Eh kaso huwag kayo mag-expect ng masyadong magkamukha kayo. Ganun. So, friend. Hindi naman. Wala makikitang ganun. So, tsaka isa pa, gusto ko sabihin, bago tayo kay Jesus, no? Maging friend ka muna doon sa iba. Amen? Yan ang ginagawa natin. Mga soulmate na tayo. Nakakasa, tinatanggihan tayo. Pero, kaibigan tayo sa kanila. Hindi man nila tayo kaibiganin, naging kaibigan tayo sa kanila. Okay? So, dyan yung... So, punta tayo na kay Jesus. No? So, kaya siya yung pinaka-perfect eh. Bakit? Siya yung the best. So, bago tayo sa John 15, ito yung sabi po sa Luke about Jesus. Hindi tayo punta sa New Testament, sa Old Testament. Dito lang tayo sa New Testament. Ano sabi sa kanya sa Luke? Nabasa niyo po ito. Ready. Ready, go. Wine bibber. Sabi sa Matthew 11:19, the Son of Man came eating and drinking, and they say, behold, a gluttonous and a wine bibber and a friend of publicans and sinners. Pareho lang. Gusto ko sabihin, bakit ganun? Si Jesus, siya yung pinaka-perfect. Amen? Pero pinili niya, mga sabi dyan, makasalanan. So, parang sinasabi din naman kanina, ang Panginoon kasi mabuti talaga siya eh. Sabi, hindi siya parang iba tayo, ay, bigyan mo ako regalo, bibigyan din kita. Iba sa atin, ganyan eh. Ay, hindi mo binigyan, ayaw ko na rin sa'yo. Si Jesus, wala akong hiningi sa kanya, kaya sabi sa Romans 5:8, but God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. So, libre na eh. Siya yung naging kaibigan sa atin. At sabi dito,
Even mga tinawag na mga kasalanan, ginawa niyang kaibigan kasi siya ay nagligtas. Siya yung nag-offer ng kanyang buhay at siya yung gumawa ng mabuti para sa atin. Amen? So, with that, mayroon lang akong 5 points, 3 points I mean, sa John. Napakaganda nito, tingnan natin. So, again, ang introduction natin, sana may kaibigan tayo, kung wala, pray tayo, maghanap tayo, maging kaibigan tayo, mabuting kaibigan sa iba. Para naman, kasi ang kaibigan, pag-ibig yan eh. Di ba? Ito sabi dito. Makabasa nyo nga. Ready, go. Greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his. Parang kanina nabanggit din ni Brad, di ba? Sa pagkakaibigan, hindi mawala yung pag-ibig. Pero pag-usapan natin ngayon, pinakamatindi. Amen? Ang pag-ibig. Kasi yung pag-ibig, minsan yun na, iba, naghahanap ng kapalit agad. Yung iba may mga ano-ano pa eh, mga tip-tip pa sa mag-asawa daw, dapat 50-50. Kasi hindi naman pwedeng mamahalin kita, ako hindi mo mamahalin, di ba? May point din naman. Kaya yung sabi ng iba, hindi, dapat 60-40. Expect mo 40 lang para hindi ka ma-disappoint. Tapos ibigay mong pag-ibig 60%. May point din, di ba? So, pero dito, ang maganda kay Jesus, buo niyang binigay. Kaya sinabi niya dito, wala nang tatalo sa pag-ibig ng Panginoon kasi ibinigay niya yung buhay niya para sa kanyang mga kaibigan. Okay? So, gagawin mo ba yon sa kaibigan mo? Sino yung best friend dito? Mare, you know? Julia, tsaka si Jackie, ibibigay mo ba yung buhay mo sa kanya? Mare, madalas niya sa parachute eh. Babagsak na yung aeroplano. Isa lang yung parachute. Pag sinuot niyo pareho yun, pareho kayong patay. Ibibigay nasa iyo yung parachute, Julia. Ibibigay mo ba kay Jackie? Yung totoo. Ha? Mahirapan. Ay, mag-asawa. Ikaw ba? EJ. EJ, ibibigay mo ba kay Lynn yung parachute? Yung totoo. Sorry. At least ano siya. Bira nga. Ba't asawa mo na yan eh. Anyway, sabi din sa Bible yon, sa Romans, ano ba yun? Yan nga, but God commanded sa Romans 6, 5. Doon din sinabi yun, eh, di ba? Na ang tao talaga, hindi mo bibigay yan. Di ba, yun ang normal. Buhay mo yan, buhay sa buhay. Kaya sabi doon, maari pa. Pag alam mong mabuting tao yon, ay asawa mo yun, posible. Pero kaya sabi doon, but God commanded his life toward that will be born. Christ died for us. Ibibigay pa ng Panginoon yung buhay niya, makasalanan tayo siya, walang kasalanan. So, yung gusto ko lang highlight dito, matinding pag-ibig yun. Kaya sabi dito, ganun din tayo dapat, alam niyo ba yun? Isang way, ha? Hindi madali. Sabi nga kanina, hindi madali ang madali. Madali. Ay, hindi mo gagawa, hindi madali. Kaya gusto kong point sana doon, dagdagan ko na lang ba na, hindi madaling magbasa, hindi, madaling magbasa, babasa ka lang eh. Hindi mo ginagawa kasi hindi, ano yung hindi madali? Ano ka, madali ba? Hindi. Ang hindi madali yung magtapat. Especially yung ibigay mo yung sa Diyos dapat. Hindi madali yan. Kaya nga sabi sa pastor, ganun lagi sinasabi. Madali ba maglingkod sa Diyos? Eh kung hindi, kung madali yan, lahat na naglingkod. Ganun lang yung logic niya. Pastor, tama naman eh. Kaya mag-isip ka rin. Yung mag-praise, madali ba yon? Madali lang, kasalita ka lang eh. Pero ba't walang mo? Kasi hindi nga basta magsasalita. Ikaw, magsalita ka sa ano, magsasalita ka lang. Mabuti kang bata kami sa mga bata, inaagaw yung microphone, oh, dadan. Hindi naman ganun eh. Sabi nga sa inyo, taas na expectation pag nag-preach ka. Yung preaching namin kahapon sa halala. Kaya hindi madali kasi ikaw yung expect eh. Pag sinabi mo, magmahalan tayo, ikaw, pastor, may pautang ka, pastor. Mga ganun eh. Kaya ang hirap. Sa totoo lang. Eh, yung pagbabasa naman, pag sa Panginoon kasi, iisipin mo, pag hindi ka spiritual, katulad yung iba, hindi nakikinig, di ba? Mahirap bang makinig? Hindi, kasi makikinig ka lang eh. Pero ba't yung iba, hindi nakikinig? Kasi ang kulit na ng utak mo eh. Ano mang ulam mamaya? May spiritual battle, yun na sinasabing hindi madali. Kaya kayo mga bata, parang mga maglingkod kayo sa Diyos, palakasin niyo yung sarili niyo. Diba? Yan, isa yan, una yan.
Dapat marunong kayong makinig, paulit-ulit siya sa Bible. Hearken ye unto me. Makinig kayo sa Proverbs, makinig kayo, intindihin nyo. Basta mahirap eh, lalakas kayo pag inuunti-unti nyo, umattend kayo. Basta nakakatamad, umattend sa church, kung bira ka. Alam nyo sinasabi nyo sa akin, pag gano'n, basta parang boring ka, parang gano'n, boring yung church. Sakit nun. Hindi naman, hindi. In a way, di ba? Ganun na sinasabi mo. Huwag naman. Aminin mo na meron kang spiritual. Sinasabi ni Bud kanina, backslider ka na kasi sa puso. Kaya hirap kang mag-church. Nakikita mo pala. Nakikita mo palang si Pastor. Mag-preach. Alam mo na yun. Tatamaan na naman ako. Kaya absent ka na lang. I-attend ka rin later. Matid ka na lang lagi, di ba? Kaysa naman yung sapul ka na naman, alam mo na pala yun eh. Pag sapul ka ngayon, pero nagtapat ka, after 1 year, nakalimutan na yung kasalanan mo. Alam nyo ba yun? Lagi sinasabi sa inyo yan. Kala nyo ba si Pastor Ace ngayon, nag-preach dito, kala nyo ba, napaka-spiritual o lalo dati? Dapat ako ganito ngayon? Tiniis ko eh. So alam ko yun ang gusto ng Diyos para sa akin. Then pag nakasanayan ko na, nagtapat na ako ng taon, eh, manhid na rin ako. Sabihin, nakakalimutan ko na kung ano man yung kasalanan ko dati. Amen? Amen. Dahil ang Panginoon, salamat sa Panginoon, napakatapat niya, napakabuti niya. Parang tatay, pipilit pa ba ikaw dati, ikaw ang kulit mo dati. Minsan gagaroonin ka, pero hindi, nakalimutan ko na yun. Pag yung anak ko ay mabait na ngayon, napalo ko dati yan, pero ngayon mabait na siya, eh, masaya na ako sa Father, di ba? Amen. So, ba't mo tayo napunta dun? Ayan, so, yung ang Panginoon naman ay mahal niya tayo. And then, yes, binigay niya yung buhay niya sa atin. Pero sinabi na, hindi ko napuntahan doon ha, pero kapisado sa 1 John 3:16 na nasabi doon. Puntahan na nga natin. Ganon din yun. Baka sabihin niyo, Pastor, di wala naman sinabi sa ating ibigay yung buhay natin sa kapatid eh. So, hindi, yun nga sinabi dito eh. Hereby perceive we, pakibasa, ready go. Dapat ba natin ibigay yung buhay natin sa mga kapatid? Yan ang sinabi dyan eh. Ngayon, hindi ko naman sinabi magpakamatay, hindi naman, so sakali lang, kunwari lang ganito. Kunwari ako ay malalaglag, parang ganun, parachute. So ako tsaka si DM, kunwari matanda naman ako. Gusto ko pang mabuhay, sino ba si DM? Pero pag nakita ko mas gagamitin pa siya ng matagal sa Diyos, mamatay na siya ngayon, sa kanya na yun, di ba? Amen? Eh bakit yung practice yung babae yung sinasagip, yung lalaki yung matay na? Walang kwenta yung lalaki. Hindi naman. Kasi yung babae daw, yung pag kinuwento niya, sabi nga nila, the arm that shakes the... tulad niya, kulit. The arm that shakes the cradle, sabi nila, rules the world. Parang ganun eh. Totoo yun. Ibig sabihin tayo, nag-replace tayo dito, pinapakain ang pamilya natin. Pero kung mawala man tayo, makakain pa rin naman yan eh. Pero yung babae yung magpapatuloy kung anong sinabi nung tatay niya. Kasi sasabihin niya yung sa anak niya, ulit-ulitin niya. Amen? So, lumayo ako ng konti. Pero dito tayo sa pagkakaibigan. Girlie. Makinig ha, makinig. So, number one, ano yung point? Balik tayo sa John 15. So una, ang Panginoon ang may pinakamadakilang pag-ibig. Amen? So dapat na kaibigan natin siya. Kunwari lang talaga nagkatalo kami ni Brother Jess, for example. Friend kami ngayon. Kunwari lang, kung doctrine naman yan or what. Ano pwede natin pagtalo naman sakali. Kunwari, madalas namin yung biro si Jamie. Kunwari lang. Ha? Si Jamie kunwari, nag-fornicate. Tapos tinira ko, tiniwalag ko si Brother Jess. Ba't mo tiniwalag yun? Alam ko yun! Kunwari lang. Hindi nagkagalit kami. Pero alam nyo ba, kung kahit masira yung pagkaibigan namin, kung kaibigan namin pareho si Jesus, napakaganda. Amen? Kasi kung papatuloy ako sa Panginoon, siya papatuloy sa Panginoon, ewan ko lang kasi mali yung ginawa niya. Sana hindi. So, kaya gusto natin yung maging kaibigan si Jesus kasi siya yung may pinakadakilang pag-ibig. Amen? Amen. Pastor, yung tatay ko, hindi maganda yung example eh. Si Jesus ang gawin mong kaibigan. Amen? Amen. Ganun nyo. Sa church, wala akong maayos na kaibigan. Kaibigan mo si Jesus, okay na. Mag-pray ka rin na kaibigan mo dito. Amen? Pero habang wala yan, kahit wala yan, kung friend mo si Jesus, magaan ang paglilingkod.
Kasi ang kaibigan mo, pinakadakila. To the point na namatay siya para sa'yo. Amen? Next, hindi ko nakatagalin to. Ito yung malasaklap, ito yung mahirap pala, no? Pagkaibigan mo, pakibasa niya nga, ready, go. Okay, so point number one, magandang kaibigan si Jesus kasi siya may pinakadakilang pag-ibig. Pero number two, parang may catch eh, no? Kung talagang kaibigan mo si Jesus, anong gagawin mo? Parang kanina kahit sa atin, i-relate ko na lang sa kaibigan niya. Kunwari, ang gusto ng kaibigan, no, mababaw lang. Eh, dapat pagkaibigan mo ako, magkukwentuhan tayo. Gusto ko itong kwento, magkukwentuhan tayo. Huwag sa church, ha? So, pero iba kasi nagsasawa eh. Di ba, nabanggit ko kasi si Pastor kasi yung pinaka-vivid example sa utak ko eh. Yung Pastor noon, di pa siya ganun katanda pero wala pa siya sa akin noon. Pero may isang kapatid doon gabing-gabi na kasi parang ginabi rin ako noon kasi inaayos yung computer. Alam ko, ako na yung pinakagabi doon. Eh si Pastor pala doon, nakaganun po. May nagkakwento sa akin. Kaya antok na siyang ganyan. Eh, hindi ka pa umuwi, Pastor. Eh, itong member may problema eh. Nakita niyo yan? So, gusto natin, kung ano expectation sa atin ng kaibigan, gagawin niya. Amen? So, hindi ko nadagdagan. Binano ko yun sa introduction. Eh. So, kaya number two, kung kaibigan mo ako, gawin mo yung sinasabi ko. Ngayon ang kay Jesus, hindi natin siya kaibigan na body-body. Ha? Hindi rin tama yung iba siya sabihin. Anong, oh, pre, kamusta dyan? May mga ganun, malalang mga Pentecostal. Hindi tayo ganun kay Jesus, ha? Kaibigan natin siya, sabi dito, pero sumusunod tayo sa kanya kasi hindi tayo pantay kay Jesus. Diyos siya, anak siya ng Diyos. Pero, we are friend with Him kasi ginagawa natin, dapat natin gawin yung dapat natin gawin na kanyang pinag-uutos. Lahat naman yun, napakabuti. Amen? Eh, Pastor, ganyan ba yung kaibigan ko? Gusto ko ng kaibigan ko, di ako inuutosan eh. Eh, yun nga pagkakaiba kay Jesus. Hindi ka naman siya Panginoon eh. Panginoon ba yung kaibigan mo? So, gusto ko ng point dito, ano? Dahil friend natin siya, dapat, eh, mabuti siya, at Diyos din siya, yung gusto niyang gawin natin, kasi makakabuti din naman sa atin yun. Amen? Yun yun. Eh, yung kaibigan, sabi nga rin sa Bible, faithful is the wound of a friend. O, Bible din yun, ha? Minsan yung kaibigan, sasabihan ka ng masama. Nakalala ko talaga yung kaibigan ko, ganun, kaya nagkaganun kami nun, hindi eh. Nakinig, eh. May kaibigan, may girlfriend siya, tumatalon. Eh, mas mo, eh, kaibigan ko rin yung girlfriend niya ngayon. O, syempre, pati ako, bakit nga may... Eh, nasusungitan ako sa bago niya, eh, kaso yun daw, madamal, nag-iwalay din sila. Kaya sabi ko, huwag mo nang lukuhin yung kaibigan mo! Ay, kaibigan mo, yung girlfriend mo, ayun, wala, eh, wala ako, ito kasi ang aking, ano ngayon, eh, ano man yun. Hindi ko na lang pag-usapan niya kasi naasar na rin ako, eh. Hindi ko na nalaman exactly bakit pinagpalit niya yun. So gusto ko lang sabihin, kung kaibigan mo talaga yan, sabihin mo yung makakabuti sa kanya. Amen? Faithful is the wound of a friend. So ganun din ang Panginoong Jesus. Anong bang ginagawa ng Panginoong Jesus? Ito, Bible. Kasi nakaka-boring yan. Hindi mo kasi naintindihan pa. Pag nagkaroon kayo ng meaningful friendship, tandaan nyo to. Kaya sabi ng Bible ganun eh. Kaya kaibigan ko talaga ito, sinasabi niya yun, dapat kong marinig. Amen? Kaya yung mga pastor, again, ewan ko ano ko sa kanila, o saan sa akin. Kaya sinabi ko sa kanila, sabi ko, Pastor, salamat po sa mga tinuro niya, pero palagay ko itong party lang ito, mali eh. So, naging kaibigan ako sa kanila. Kung balljackin nila ako ngayon, naging kaibigan pa rin ako sa kanila. Amen? Nakita niya ba yun? So, yun ang the best nating gawin. Ngayon, ito problema nga, pag paano wala ka ng friend, kaibigan mo dapat si Jesus. Amen? The fact na ginagawa mo yung kanyang commandments, makakaasa ka, tutulungan ka niya. Amen? Amen. Yung comfort ka niya, i-guide ka niya, yun ang masaya doon. Hindi ka basta-basta mawawala or maliligaw pag friend mo si Jesus. Amen? Friend mo ba si Jesus? Naku, napakarami nag-ano niya, kahit siya mga Katolik sa Facebook, Inquirer, tsaka ABCBN, Lord, ito po ang panalangin namin. Napaka... plastic nitong mga ito, lagi ay BSCBN. So, mamaya si Vice Pangit na yun sa headline nila. Sabi nila, pray sila sa Diyos! Mga hipokrito. Minsan, napapasagot ako. Minsan, di na. Ayoko na.
So, kung tunay kang kaibigan ng Panginoon, gawin mo yung ginagawa niya. Yung pinag-uutos niya. Amen? Amen. Kaya dito, mga bata po ito, karamihan, no? Kaya sabihin ko siya, makinig kayo, mag-church kayo, makinig, magbasa, mag-pray, kasi kaibigan ako sa inyo. Amen? Amen? Amen. Hindi ako galit. Ha? Nag-preach ako, iba yun. So, last. Gutom na ba kayo? Hindi yun, nakikinig nga lang kayo eh. Baka yung ibasa niyo po, ready, go. Di ba yan yung isa sa mga quality ng friends, di ba? Eh, kasi yung iba masama naman, di ba? Eh, kung masabihin kay pastor, may jowa na ako. So in a way, maganda yun pag friends kayo, may secret kayo, di ba? Ang problema pag masama. Pero alam nyo ba, isa talaga sa quality ng friendship, na pwede kang mapagkatiwalaan, sinasabi kanina nun. Kung bina, meron tayong usapan dito, tapos sumira ka sa usapan, di ba? So ngayon, ang pinakaibigan natin ng Panginoon. Ngayon, kung may kakuntsabahan kayo, kahit yung mga pastor, parang may ganun minsan, ramdam ko eh. Kaya pag ayaw niyo ako fest, di wag. Ganun lang ako eh. Ako nung shadow stressful na friendship. Gusto ko, friendship sa Panginoon. Una, kung may makakasama tayong talaga naglilingkod din ng tapat sa Diyos, yun ang friend natin. Hindi natin kailangan pilitin na friends. Amen? So pag pinaka natin, may mga dating daw palang Amerikano, sana makasama ako daw, kundi di wag. Pero may mga ano silang di sinasabi sa akin. Okay lang. So, ito yung siguro doon ko tayo sana yung magkaibigan. Amen? Amen. Hindi ko kayo, paano mo pwedeng pagkalulu ng pastor yung member? Paano yun? Nasa Bible din yun eh. Sinabi ni Peter. Nangyayari yun. Nasabi niya, nasabi doon, si Jesus pa rin sabi doon. Pero si Peter din, alam ko, pwede kayong, sabi naman ni Peter, yung as lords, no? Parang Panginoon ka na sa mga flock. Number one yun. Pero sinabi rin ni Jesus, yun ba, they merchandise of you. Nakwento ko na rin sa inyo dati yan. Ano yung sabi ko kanina sa Africa, kanina, papapipicture, ano, basta nakita nyo na, pastor ako, sige, supportahan nyo ako. Ganun yung iba, niwala kayo. Lalo yung mga Koreano daw, kala mo, yaman nun, galing nun. Ang usapan lang dun, papaparamihin natin na iniwala na si... May mother God ha, o sige, supportahan ka na namin. Ganun ang usapan dyan, maluko-luko yan. Kaya malalaman mo yung tunay na lingkod agad ng Diyos pag walang pakialam sa pera. Kung supportahan mo kami ha, ginagawa na yung kalooban ng Diyos, ikaw ginagawa ang kalooban ng Diyos, may extra ka dyan. Hindi ko kailangan mamali mo sa'yo, amen? Yan nga ang problema nyo eh. Nainisip ko kahapon, eh, ibang tao, ibang problema. Hindi nila alam kung saan nilalagay yung pera nila. Diba? Kasi hindi madali yun eh. May pesa kong gagamitin, tumamatay na ako. Di ba? Sino bang kausap kong kailan lang? Si... Basta may kausap kong ganyan eh. Saan, nakalimutan ko na. Basta ganun ang problema niya. Ah, si ano, si ate nga, si ate. Nanay ni Angeline. Pinatira lang daw sila doon. Eh, yaman pa de. Baptist daw yon. Hindi ko nakakalala kung sino yun. Basta yun. Salamat at pinatira sila doon. May bahay sa ganyan, may lupa sa ganyan. Kaya blessing daw, pinatira sila doon. Salamat din, di ba? Tandaan niya, pero magtapat tayo sa Panginoon kasi pag hindi ka nagtapat sa Diyos, nako eh, matalino pa na may likod ng Diyos. So, sayang yun, masasayang yung pwedeng sa'yo na pala. Okay? Kasi lahat yan bandang muli, lahat yan sa Diyos. Kaya ito yung next, last na point ko. Sino dito yung, yun nga, kanina kaya tinatawa na kayo eh. Sino ang best friend mo? Siya po. Sino ang best friend mo? Iba. Parang ang tinakwen, di ba? Ang sakit, di ba? It hurts. So ngayon, ito ang maganda dito. Kaya nga maganda, tayo totoong ligtas, tayo anak ng Diyos. Hindi ka tatakwen ng Diyos eh. Kaya sabi niya dito, I have called you friends. Napakaganda, napakataas, nakarangalan nun. Alam niyo ba yun? Kung totoo ha, kaya iba, tinatawag nila sa sarili nila, ako, lingkod ng Diyos, kung totoo, okay yan, amen. Ang problema, baka itanggi ka ng Panginoon. Yan, nakakahiya. Kaya, sana, ang pinaka-point ko dito, number 3, ay, ano,
it is an honor to be called the friend of God. Okay? So siguraduhin mong friend kayo. Kanina, ginagawa mo yung dapat mong gawin. And then, siya talaga yung kaibigan mo. Di siya pinagpapalit. Yung pag-ibig ng Diyos. May magandang illustration sa Bible, yung Old Testament people of God, Israel. Madalas yun, sinasabi niya, asawa ko na kayo eh. Kinasal kayo sa akin. Para kang babae na, kinasal sa Diyos. O yung kinasal sa lalaki. Kinukumpara ng Diyos yung Israel, kinasal sa kanya. Tapos biglang may humanap ng iba, gano'ng kasakit yun? Diba? So ngayon, magtapat tayo sa Diyos, pwede ka ba sabihin yun? Pwede ka ba hingin sa inyo yun? Hindi ka naman ipipilitin eh. Paano kayo magtatapat sa Diyos? O, tapos na tayo. Mga bata, ano yung mga basic na dapat yung gawin? Mag-pray? Mag-church? Magbasa ng Bible? Yun na yun. Mahirap ba yun masyado? Hindi naman, di ba? Magtapat lang kayo para maging kaibigan kayo ni Jesus. Hindi nakakahiya. Kaibigan ka na ba ni Jesus? Hindi ko nga kilala yan eh. Yung sasabihin niyo sa atin, sabi sa Matthew 7:20, kung naalala niyo pa yun. Ano sabi doon? Not all that call me Lord, Lord shall enter into the kingdom of God. Hindi lahat. Masaya ko nga, parang mali. Pero yun yun eh. Yan, tama. Okay, 21 pala. So, kaibigan ba tayo ni Jesus? Siguraduhin niya. Kasi dami yung kalaban ni Jesus. Sinabihan si Paul eh. Sabi, they are the enemies of the gospel of Christ. Sino sinabihan niya doon? Sino yung enemies of the gospel? Sino? Paul's teacher, specifically, mga Hudyo. Pero ngayon, yung mga Kristiyano ngayon, I support Israel. Naku, pangbira, naloko ka na. Mga kalaban po ng Panginoon yung mga Hudyo, pati yung mga Muslim. Pero yung masesave natin sa kanila, di gawin natin. Pero siguraduhin mo ang kaibigan mo, Panginoon. Amen. Eh paano kung mapahamak ako? Basta pag sinabi ko na baptist ako, tapos ito yung mali yung iglesia ni Manalo, magkakaroon akong problema niyan. Sino ba kaibigan mo? Sino ba yung magliligtas sa'yo? Sino ba yung may tutulong sa'yo? Sino magko-comfort sa'yo? Ano, kakahiya mo si Jesus? Dahil sinabi niya na hindi ligtas yung mga dino ng palataya sa kanya, kakahiya mo siya. Eh, hindi naman ng Jesus na yan, eh. Exclusive siya. Eh. Ba't yung mga Muslim? Eh, di ibig sabihin, mga Muslim, ligtas. Eh, yun ang totoo eh. Kakahiya mo ba siya? Kakahiya mo ba siya nagpunta ka sa church? Kakahiya mo ba siya? Ayaw mo mag-soul winning? Ayaw mo basahin una yung salita niya? Pwede natin si Brad, nag-preach pala to, no? Sabi niya, basta gusto ko nga yan eh. Aralin mo! Yan ang maganda sa Panginoon, hindi siya yung exclusive. Sino ka ba? Ha? Tapos ka ba ng college? Ha? Anak ka ba na yan? Hindi na makita ka mag-anak eh. Hindi ganun ang Panginoon. Pero yung mga pastor iba, ganun eh. Kaya nakabuisip din eh. Buti si pastor dito, tahimik lang yun eh. Iba, ganun. Lahat na pinagmalaki. Ito pa, anak ko pala, pamangin ko. Ganyan yung ano ko. Pakailaman Diyos dyan. Amen? Ngayon, kung naglaling ko tayong tapat, okay yun. Pero hindi mo ipapangalandakan yan. Kasi walang pakialaman doon siya dyan. Lingkod ka ng Diyos, yun ang the best. Kaibigan mo ang Panginoon, huwag mong kakahiya. Gawin natin yung dapat natin gawin. Napakaganda ng mga commandments sa Panginoon. Amen? Palda ka, mga babae. Yun ang sabi ng Bible. Ang palda sa babae, pantalon sa lalaki. Huwag mong kahiya yun. Hindi na uso yan. Hindi uso. Salita ng Diyos, di nalalaos. Amen? Eh, mga baklangin, tanggapin na natin. Hindi! Galitan Diyos dyan eh. Eh, pastor, yung kuya ko parang ganun, pag-pray mo kung bata pa yan, may pag-asa pa yan. Ilapit mo sa Panginoon. Amen? Dito lagi mag-church siya, magiging lalaki yan. Kung may pag-asa pa. Kung wala na, di bahala na siya. Wala na pala, ginusto niya yan eh. Amen? So, this time, sana yun ang panalangin natin, maging kaibigan ng Panginoon. Hindi mahirap maglingkod. Mag-persevere ka pa dyan. Kaibigan mo si Jesus. Hindi mahirap. Masaya. Amen? Susuporta ka niya bandang huli. Paano ko nagawa yun? Eh, sinuporta ka na pala ni Jesus eh.
Panindigan mo lang yung sinabi niya, sinasalita niya sa gawain niya. Amen? Sino pipili mo? Yung kaibigan mo, si Jesus? Dapat. Ngayon pa lang, anong gusto niya yung paano niya eh. Ito naman natulog. Okay lang, bata yan. Let's pray. Ay, maraming salamat at kayo kaibigan namin, Panginoon. Una, kayo naging kaibigan sa amin. Nawa, Panginoon, maging mabuti kami kaibigan. As we have studied this morning, Panginoon, ang sinabi din kanina sa preaching, sa perseverance, but napakaganda pala na kayo kaibigan na pwede namin maging mabuting kaibigan, kayong pinakadakilang kaibigan, wala nang dadakila sa inyong pag-ibig, kayo namatay para sa inyong mga kaibigan, kami yun. At sabi niyo kanina ay wala nang tatalo doon. Sabi niyo kanina, kami ay tinawag niyong kaibigan. So nawa, pahalaga namin, Panginoon, na inyong point kaibigan. Even ang point nyo doon kanina is pinaalam nyo yung kailangan namin gawin. Sundin nawa namin to. Tiwala kayo, magtiwala kami sa inyong sinabi na maganda ang inyong commandments at ang patutunguhan nito, yung pinaka-goal nyo maganda. Therefore, kami kaibigan nyo, Panginoon, magtiwala kami at gawin namin to, Lord. So I pray for this church, Panginoon, nawa, magpalain yung bawat isa. Especially as a whole, as a church, Panginoon, nawa, mapatuloy kami sa iyong gawain, Panginoon, dahil ito'y mabuti, soul winning, maglilingkod, magbasa, mag-preach, Panginoon, mag-aakay, lahat ng bagay niya, Panginoon, gawin namin para sa inyong kaluguran at kalulatihan, Panginoon. I pray also for our food, maraming salamat sa mga birthday, at patuloy sila sa inyo, yung mga bata, lumaki may takot sa inyo, Lord. Maraming salamat sa fellowship natin po, Lord, sa pagkain, basma sa inyo po, Lord. Ngayon, kalakasan namin ng aming mga young people dito, especially maging model din para sa iba. Sila po yung perform yun. At makita nung namin ang kanilang buhay, Panginoon, na nagdiningning, Panginoon, sa inyong salita rin, Panginoon, na celebrate namin yung salita. Ito po yung maging kaulayaw namin, magiging gabay namin sa aming buhay, Panginoon. So, naman po, Lord, kayo malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.